paanyaya, bukas po ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Kandelaria. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila sa ganap na ika-anim ng umaga at sa ika-anim ng gabi. Magdala po tayo ng sarili nating mga kandila. At pagkatapos naman ng banal na misa sa ika-anim ng gabi ay ang prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Kandelaria. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Rigacho Family, Panlaque Family, Belen Rigacho, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and Family, Gillette Yopanco, Cecil and Jay Rigodon and Family, Tisha Luna, at kay Sinang para sa kanyang kaarawan. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Drekla, Jasmine Sebeldia Lim, Marbet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Enosanto, Leia Rose, Chris Downing, Marian Berberi, Teresa Tanchinko, Stella, Blanche, Elio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory, and Wang Santos, Lay Eranista, Jeanette Herrera, Eduardo Salido, Jana Altea Rosales, at Ramon Elislim. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchinko and Family, Diane and Chris Jang, Jenny Season, Gillette Yopanco, Banji Villanueva and Family, Brian Jayelo, Nazaray, Brian Lloyd, Darlene Jayela Legaspi, Lolita Rangero, Abigail Rosales at Normita Luciano. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodora Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar Demetrio, Sirio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragosa, Eliseo, Leonora, Antonio, Alberto Manahan, Leonila Magaling, Andres Luis Trosignor, Carmen Bukod, Mary Vercel Maghanoy, Felix Rosalia, Lourdes Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Emmanuel, Wilfreda, Leonida Ponciana, Rufino, Jose, Esther, Pedro Morillo, Noli, Rodelio, Antonia Magpantay, at Juan Haning Lumban. At ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilalang kay Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay na sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa timbanal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Danichi Wee. Ng Panginoon umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon tinggin, ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayaayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao
ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na ako mamaya pa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang inyong mga anak at ina po ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi at trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan, tayo pong lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Tugon. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Tugon. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Tugon. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Tugon. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Tumayo ang lahat. Alleluia. Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 22. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong
tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dumating na tayo sa pagtatapos. Pagtatapos. Pagtatapos ng kwento ng paghahari ni Haring David. Makalipas ang 40 taon, dumating ang katapusan ng paghahari ni Haring David sa Israel. Kaya naman, narinig natin sa ating unang pagbasa, si Haring David ay nagbibilin sa kanyang anak na si Solomon na siyang papalit o hahalili sa kanya bilang hari. Binibilinan niya ang kanyang anak kung paano paghaharian ang buong Israel. Kaya sa pagpapasa ni Haring David ng kanyang kapangyarihan, siya ay nagbilin, naghuling habilin. Sabi niya sa kanyang anak, magpakatatag at magpakalalaki. Malalim yun. Magpakatatag at magpakalalaki. At ang bilin niya sa kanyang anak, tuparin ang tungkulin sa Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi pa ng ama, sundin ang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kasulatan ni Moises. Dagdag pa niya, sa gayon, magtatagumpay siya sa lahat ng gawain at tutuparin ng Panginoon ang pinangako niya na hindi mapapatid ang kanyang lahi. Kung babalikan po natin ang 40 taong panunungkulan ni Haring David sa Israel, naging makulay ito sapagkat magkakahalong tagumpay at kasawian ang kanyang naranasan. Kalungkutan at kasiyahan, kahirapan at kasaganaan, kamatayan at kabuhayan ang nangyari sa hari. Kung nasundan natin yung kwento, lahat ng yon naranasan ng hari. Kaya nga, ganun na lang siya kung magbilin sa anak niyang si Solomon. Nagbibilin hindi dahil magaling siya, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil naranasan ng hari kung paano mamuno. At alam niya kung saan siya nadapa. Alam niya kung saan siya nagkulang. Kaya alam din niya kung ano ang dapat gawin. Kung ano ang klase ng pamumuno na dapat gawin ng kanyang anak. At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng Diyos. Isang pamumuno na pinamamahalaan ng Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, si Jesus naman ay nagbibilin din. Narinig natin si Jesus nagbibilin sa kanyang mga alagad matapos niyang
bigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu. At ang kanyang bilin, sabi ni Jesus, huwag magdala ng anuman sa kanilang paglalakbay, maliban sa tungkod. Wala nang iba. Walang pagkain, walang balutan, salapi o lukbutan o kahit bihisan silang dadalhin. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Maglakbay ng wala ni ano, tungkod lang at panyapak? Pwede. Basta sabi ng Diyos. Posible ba yun? Posible. Basta sabi ng Diyos. Walang magdadala ng kahit ano. Kung titignan ang bilin na iyon ni Jesus, lahat iyon ay tumutukoy sa pagbitaw sa material na siyang pinanghahawakan ng kanyang mga alagad. Pagbitaw sa material. Dahil ang klase ng buhay na ibinibilin ni Jesus ay pagbitaw sa material at pagkapit sa Diyos. Pagbitaw sa material at pagkapit sa Diyos. Ito ang buhay na pamamahalaan ng Diyos. Isang buhay na bumibitaw sa material at kumakapit sa Diyos. Kahapon po, matapos ang misa ko dito sa aming parokya, ako po ay nag-interview ng dalawang ikakasal. Nasabi ko sa kanila na hindi madali ang mag-asawa o hindi madali ang pag-aasawa. Hindi po dahil nakapangasawa na ako, ha? Hindi dahil sa ako'y may karanasan sa pag-aasawa. Hindi po. No? Kundi dahil sa dami ng nakausap kong mag-asawang may problema, sa dami ng beses na kami mga pare ang nilalapitan kapag may problema, alam ko na madalas kung ano ang nagiging problema. Kapag tinanong mo na ang mag-asawa, matapos magsumbong, isa lang tatanong mo, nagsisimba po ba kayo mag-asawa? Yan. Sa lahat ng problemang yan, kapag tinanong mo ng mag-asawa, nagsisimba po ba? Diyan, laging nahuhulog. Diyan, laging nagkakaproblema. Kaya nga, nasabi ko doon sa mag-aasawa, wag na wag kalilimutan ang Diyos sa kanilang pagsasama. Yun lang ang bilin ko. Kasi madalas, kapag nag-asawa na, nakakalimutan na ang Diyos dahil sa dami ng pinagkakaabalahan. Totoo naman, di ba? Pag nag-asawa ka na, hanap buhay. Pagpapalaki ng mga anak, ang tuon, wala pa dyan. Siyempre, yung kung ano-ano at mga araw-araw na pinagkakaabalahan. Pero ang sabi ko sa kanila, kapag marami ang pinagkakaabalahan, pag mas nagiging abala sa buhay, mas lalong magbigay ng mahabang panahon sa Diyos. Dahil mas lalong kailangan nila ng tulong sa Diyos. Ganyan ang pamahalaan, ang buhay, pag-aasawa, kasama ang Diyos. Hindi lang babae ang nagsisimba, dapat pati lalaki, mag-asawa. At pag may anak, buong pamilya. Dahil isa lang ang hindi magsimba, sigurado magkakaproblema. Mga kapatid, sa anumang larangan ng pamamahala, larangan ng pamilya, relasyon, trabaho, pag-aaral, maging pang-araw-araw nating buhay. Kapag sasama ang Diyos o kapag isasama ang Diyos, kahit mahirap, sa huli, ang lahat sigurado magiging maayos. Amen?
Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng kanyang misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay sa simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Jesucristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway bihayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nilang lahat, nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat na mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Anday namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Jesus ay nariyan sa sagradong mustiang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa kaniya ang ating kaligtasan, nasa kaniya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran ang pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon ay iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ating pagdadalamhati, sa ating pagbibigay puri, ano pa mang pasakit, hapot na sakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.